So matapos nga ng magandang performance ng Los Angeles Lakers against sa Denver Nuggets sa kanilang ginawang second half comeback, pinuri nga ni Draymond Green sa kanyang Twitter account ang mga Lakers player. Ang unang-unang sinabi niya nga ay tungkol kay LeBron James. Sinabi nga nito ni Draymond Green sa kanyang tweet na, "Yo, why is King James still getting better? How?" Matapos niya ng 27-point, 10-rebound, and 10-assist performance niya against sa Denver Nuggets. At sinabi rin niya ni LeBron James sa kanyang interview, feeling niya daw na mas magaling nga daw siya na player kumpara last year. So grabe, diba? From year 17 to year 18, nag-improve pa. Habang tumatanda si LeBron ay mas gumagaling nga siya. Parang mas tumatalino siya sa kanyang paglalaro ng basketball. Hindi na lang basta score ng score. Well, hindi naman ginagawa ni LeBron dati, pero parang mas naging patient nga siya sa kanyang paglalaro. Ayun lang naman ang aking napansin. Parang mas tinitingnan niya yung court, parang ina-analyze niya at mas gusto niya na ang mga kakampi niya ang maging scorer niya. Parang gusto niya tagapasa lang siya. Parang siya ang pinaka point guard ng Los Angeles Lakers kahit na small forward ang kanyang posisyon sa court. At maganda naman ang nagiging epekto nun, diba? Ang mga kakampi niya ay mas gumagaling nga at parang mas nabibigyan ng magandang opportunity or mas madadaling opportunity na makaiscore. At ang sunod na pinuri naman neto ni Draymond Green sa kanyang Twitter account ay itong si Talen Horton-Tucker na isang second year player ng Los Angeles Lakers. Napakaganda nga ng performance niya against sa Nuggets sa limited time na binigay sa kanya ni Coach Frank Vogel. Siya lang naman na umiscore ng 17 points sa 22 minutes sa kanyang paglalaro. At hindi lang basta yan cherry picking na iskora, ah, talagang kinukuha niya ang bola at gumagawa siya ng sarili niyang puntos. Most of the score niya nga ay panay isolation, parang binibreakdown niya ang depensa at doon siya nakakuha ng kanyang mga puntos. So nang dahil nga dyan sa performance niya, napansin nga siya neto ni Draymond Green na isang NBA champion at defensive player of the year. At ang isa bang ang Lakers player na napansin neto ni Draymond Green, etong si Kyle Kuzma. Sinabi niya nga sa kanyang tweet na ito daw si Kyle Kuzma ay naglalaro ng winning basketball at sinabi niya amazing growth in that area nga daw. So sa tingin ko naman ay napansin naman na ng lahat yan na itong si Kyle Kuzma ay nag-improve mula sa kanyang first and second year sa NBA at ngayon sa third year niya nakasama niya ang dalawang superstar na si LeBron James at si Anthony Davis sa kanyang team. Alam naman natin na sa first and second year niya parang siya ang pinaka-focus ng opensa. Kaso nga lang, dumating ang dalawang superstar sa Los Angeles Lakers kaya ito yun, bumaba nga ang role ni Kyle Kuzma at nagkaroon siya ng adjustment last season, parang struggle talaga siya. Pero ngayong taon ay talagang parang nakapag-adjust na nga siya at na-immerse niya na ang kanyang sarili sa role na kanyang lalaroin. Hindi na nga masyado siyang nagpo-focus sa panay-score na nga lang. Rumi-rebound na rin siya at pati rin ang kanyang depensa. Naglalaro na siya ng depensa at hindi lang basta depensa, napaka-solid na depensa talaga. Napalpal nga siya ng halos dalawa ata o tatlong tira sa laban nila sa Denver Nuggets at pati na rin ang kanyang help defense at ang kanyang IQ. Kung napansin nyo to ah, na talagang nag-improve. So kung hindi nyo nga na masyado napapansin, ay titigan nyo si Kyle Kuzma kapag naglalaro siya ng depensa. Parang mas nakikipag-communicate na siya at meron na nga siyang mas better decision making kumpara mo na sa first and second year niya dito sa NBA. So ayun yung napansin ni Draymond Green sa Lakers player, silang tatlo, at pinuri niya nga ito sa kanyang Twitter account. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!